magandang araw ka po lahat. Kay Hope, pusog na pusog na po kayo sa dami po ng trend rumors po, ano? Na nalabas po ni Snowbad o kabola na pinag-usapin natin dito po sa Days Kabola. And now in this video naman, balik po tayo sa mga nangyayari po sa loob ng court and may maganda pong dapat pag-usapan natin ang sitwasyon po ng dalawang independent team sa liga na Converge sa Carino Ocean. So, hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Pero before that, of course, tingin muna tayo sa mga news. Unang news na nakita natin is ito regarding nga po kay Gio Halalon. So sabi niya kahit magbubuhan kami. So he named someone kabola from his team na talaga naman pong nakakapaglabas po ng galing niya in the practice kabola. At hindi nga nakakagulat na ang kanya pong pinangalanan ay si Mac Baroka kabola. So kita naman eh sa intensity po ng dalawa in terms of their game during real games kabola. Hindi po nakakapagtaka na during practice eh sobrang intense din po sila kabola. So hindi ako nagpataka na sila talaga. At makikita mo naman talaga na grabe yung improvement ni Gio, while Mark Baroka naman pinapakita niya na his game is still sustainable. At nakita naman natin, di ba, sobrang tandaan na rin naman ni Mark Baroka kabola eh. Pero nandun pa rin eh, he still can play kabola. I think he can still start for semi-finalist na type po ng team kabola. And then one more dito rin po sa araw na ito, nung nire-record ko po nito, na-activate na po si Kai Jimenez kabola kasi tapos na nga po yung run ng kanyang MPBL team kabola. So I'm excited to see kung legit nga po ba ang hype dito po kay Kai Jimenez kabola. Alam naman natin, di ba, kung gaano po ito kapopular kabola, ano, so popular na popular ito sa social media kasi nga naman pagpapanoorin mo talaga siya maglaro para siyang Terrence Romy. Alam din naman natin, di ba, kung gaano po kapopular yung Terrence Romy dahil nga po sa kanilang very entertaining po na style of basketball. Pero sa mata natin, alam, looking po akong gaano po kalalim ang guard rotation po rin ni San Miguel. Ang tingin ko talaga dito, kaya po siya pinapirma ng San Miguel, is really about his popularity. Although of course, they can still look at him as a long-term project. When I say long-term project, ay talagang 2 to 3 years before talaga siya mabigyan po ng maayos na role kabola. Yun po yung tinitignan natin. Unless of course, he blow us away in his first season in the league kabola. Now, ang pinaka-pag-uusapan talaga natin dito is of course regarding nga po sitwasyon ng Converge sa Rain or Shine. If you look po at the current standing po when we are recording this kabola, ang nasa bottom po is yung dalawang independent team, di ba? So, yun yung medyo nakakagulat. And of course, marami po nakakapansin na dyan, kabola, di ba? And maraming disappointed in both fans po ng dalawang team po na ito. When Chip Kratos po, isa sa mga malaki po ang following sa Facebook kabola, share this opinion about tanking possibility po ng Converge, and he doesn't agree with the opinion na baka nagtatank po sila kabola. And in a way, I agree naman dito sa kanyang sentiment kabola. Pero other than the first fight, yung sabi na kasi na no team would tank on the first two games kabola, actually that's not real, diba? Maybe in the NBA you can say that, kasi in the NBA of course 82 games yun, so around 20 games o 20 to 30 games talagang titignan muna ng mga teams kabola kung pwede or hindi na makipag-compete po sila for at least kahit top 10 spot lang kabola, di ba, play-in spot. Pero sa PBA kasi we only have a few games, lalo-lalo na sa tournament na ito or sa season na ito, dalawa lang po yung tournament. In total 22 games lang po na elimination games, eh halos wala nang nanonood, di ba? So yes, it's true na hindi logical po na isipin agad nilang mag-tank kabola, pero knowing kung gaano po kahirap, no, for both Rain or Shine and Converge, kung gaano po kahirap na makuha yung number 1 pick dahil nga po, kabola, itong Terra Firma at saka Blackwater Elite at saka Northport kabola, alam naman natin kung paano po ang galawin nila, eh hindi po makakapagtaka kung sa simula pa lang, eh planado na, di ba? And if you really think about it, di ba, this is the right way for Converge. I like what they're trying to build here, kabola. I still trust Coach Aldin Ayo, pero they need a big name. They need talent. And I think kung gusto talaga nila makuha si Baltasar, and I believe, Baltasar is showing up na he can be a top 10 player in the PBA for a long time sa pinapakita niya po sa MPBL. And I think it could be worth it. Worth it po na ngayon pa lang is nagtatank na po sila. Kabola. O ba, mga fans po na Converge dyan, gusto nyo na bang magtang yung favorite team ninyo? Worth it ba? Comment lang po sa baba.